What's up mga kababayan? Welcome back to Trabaho Serie by Ludionit in the land of the rising sun, Japan. Okay, for today's episode of Trabaho Serie, i-feature natin ang isang hiring na agency na nag-hire ngayon ng mga welders para makapagtrabaho sa Japan. At hindi lang yon, nag-hire din sila ng mga welders para sa mga gustong magtrabaho sa Poland. Para sa mga hindi nakakaalam na kababayan natin, ang Poland ay isang bansa sa Europe na kamakailan ay nag-hire ng mga Filipino workers, especially ngayon din sa agency na ito, nag-hire sila ng mga welders. Ang pangalan ng agency ay Uno Overseas Placement Incorporated. Ginawan ko na ng video ito before, so ilalagay ko na lang yung link sa baba para madali nyong mapuntahan yung video na yon at malaman yung mga high... Whoops! Isa munang patalastas kung pinapanood mo ang video na ito. Ibig sabihin, interesado ka na makapagtrabaho dito sa Japan. Kaya pagkatapos mong panoorin ang buo ang video na ito, ay suggest na panoorin mo itong Japan interview tips na video ko. Malaking matutulong yan pagdating mo sa employer's interview o yung tinatawag na selection. Andyan yung mga possible questions at kung paano sagutin ang mga tanong sa interview na yan. At yung tamang body gestures and everything, malaking matutulong sa iyo ng video na ito. Sa katunayan, may mga kababayan tayo na nag-comment doon sa mga videos natin dito sa video na ito na natanggap sila dahil doon sa panonood ng video na yon. Kaya I suggest panoorin yan right after nyo mapanood ang video na ito. And don't forget to like, comment, and subscribe, mga kababayan. Thank you. Ring na job category na pwede nyong applyan. So, discuss muna natin no, yung hiring nila na welder. So, ilalagay ko rin yung link kung paano mag-apply sa baba. I-click nyo na lang yung link na yon para makapag-apply kayo. Online lang naman ang application dito sa agency na ito. Okay, so ito yung mga detalye, no? Contract duration is for 3 years. So dahil nga training visa yung ibinibigay ng agency na ito, for 3 years ang contract duration. So libre ang pag-aaral ng Nihongo, airfare and visa. Ang hindi kasama dito ay yung medical at iba pang personal expenses. So sagot nyo yung mga yon. Okay, ito yung qualifications nila: at least 6 months working experience in welding works, FCAW, GMAW, and TIG welding sa Pilipinas, at kung ex-abroad kayo, mas makakatulong iyon sa inyong pag-apply. At least high school graduate and willing to undergo Nihongo language training for 3 to 6 months online. So, dahil nga saka nasa sitwasyon pa rin tayo ng pandemic, no? Online lang ang pag-aaral ng Nihongo, mas madali. Dahil nga, before, nung wala pa lang pandemic, classroom ang pag-aaral ng Nihongo. So, kadalasan sa mga agency ay stay-in ang pag-aaral. So, kaya mas ang masasabi natin noon na naging magandang epekto ng pandemic in a way ay naging online lang yung pag-aaral ng Nihongo at yung application sa mga agencies. Okay, strictly no placement fee, no processing fee, at walang babayarang iba bukod do sa medical at ang inyong personal expenses. So for more details, you can visit their website at www.unoph.com. Okay, para sa mga nagtatanong kung magkano ang pwede nyong sahurin sa pagtatrabaho bilang welder din sa Japan, 140,000 yen. So that's around 60,000 pesos gross salary. Okay, ito naman susunod para sa mga gustong magtrabaho sa Poland bilang welder. So ito yung detalye ng pag-apply, no? Prepare a scanned copy of your updated resume, passport, and certificate of employment. And then isend nyo lang yung mga dokumento na yon sa kanilang email address at recruitment@unoph.com. That's recruitment@unoph.com.
com. Small letters lahat. So, huwag niyong kalimutan na i-attach yung mga documents niyo at mag-iwan ng contact number para makontak kayo ng agency kung sakaling pumasa kayo sa screening. Okay, ito yung additional details, no? 2 years with possibility of renewal, yung duration ng contract, inclusion, airfare, visa processing and house rental fee, transportation. Excluded doon yung medical examination, local transportation sa Pilipinas, courier fee and other personal expenses. So yung qualification with experience working as a welder in the Philippines or other countries, must have experience with MIG and MAG process and also carbon steel welding. Fluent in English, at least high school graduate. Physically fit and healthy. Medical must be clear. Ito, huwag niyong kakalimutan pagka nag-apply kayo o nag-send kayo ng inyong resume o yung mga documents niyo sa kanilang email, huwag niyong kakalimutan na ilagay as a subject line yung Poland BMG Welder Application para malaman nila kung sa Poland kayo nag-a-apply or sa Japan. Okay, para sa mga kababayan natin na mga welders na gustong magtrabaho sa Japan or sa Poland, pwede nyo sigurong subukan na applyan yung dalawang bansa, no? Wala namang mawawala sa atin. Mag-i-email o magsisend lang naman kayo ng inyong resume sa kanilang email address. At yung sa mga gustong mag-apply sa Japan, no? Yung link ilalagay natin sa description box para mas madali yung mapuntahan. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Hanggang dito lang ang video na ito. Muli, ito si Lou Dionit in the land of the rising sun, Japan. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Bye-bye! In the land of the rising sun, Japan.